ang kabataan ng pag-asa ng bayan, isang katagang pinasikat ng mga imahe sa monumento at sa mukha ng ating piso. Siya'y walang iba kundi si Jose Rizal. Ngunit sino nga ba si Jose Rizal sa mga kabataan ng ating henerasyon? Sino nga ba siya sa pagtingin ng mga scholar ng bayan? Magandang araw, ako po si Levi Suministrado at samahan niyo akong tuklasin at alamin ang mga sagot sa mga katanungang ito. Sino ka ba, Jose Rizal? Sino ka ba? Mayroon nga bang taong singgunong mo? Sino ka ba, Jose Rizal? Sino ka ba? Mayroon nga bang taong katulad mo? Ang Universidad ng Pilipinas, Los Baños ay isa lamang sa mga institusyong kumakalinga sa mga estudyanteng nagnanais ng mahusay na edukasyon. Dito, matatagpuan ang mga kabataang may iba't ibang kurso, pananaw, hangarin at paniniwala. Ngunit sino? Sino sa kanila, sa atin, ang nakakikilala sa mataong nasa likod ng mga nobelang Noli Me Tangere, El Filibusterismo at Etikang Tagalog? Sino siya sa likod ng PI 100? Tinanong namin ang ilang scholar ng bayan upang alamin kung ilan pa sa kanila ang nakakaalam ng eksaktong petsa ng kapanganakan at kamatayan ni Jose Rizal. Ating tungayan ng ilan sa kanilang mga sagot. Yeah. Anong meron ng June 19, 1861? Siya yung birthday ng national hero natin, si Jose Rizal. Ah, okay. Wala. Birthday ba niya rin tayo? Ah, hindi! Ano ba? Birthday ba ni Rizal? Ata. One. Birthday ba yan? Dahil ba to? Birthday nila sa Rizal. Wala. Birthday nila. Anong meron noong December 30, 1896? Siyempre, birthday ni Rizal. Talaga? Oo. Ano yun? Di ba yun yung death? Yun ba yung death? Ni Rizal? Ano meron? Doon ba namatay si Rizal? Pagkamatay ito ni Rizal at pagsisimula ng pagbawi ng Pilipinas na mga Pilipino sa Pilipinas. Nakapagtataka na noong tiningnan ng isang doktor ang pulso ni Rizal, normal nito na nagpapakita na handang-handa si Rizal mamatay noon para sa Pilipinas. Mula sa mga kasagutang ito, lumalabas na 6 lamang sa 10 ang nakakaalam na eksaktong petsa ng kamatayan at kapanganakan ni Rizal. Talagang nakakalungkot isipin na marami sa atin ang di nakakaalam ng dahilan sa bawat 2 araw na holiday taon-taon. Si Jose Rizal ay una nating nakakilala nung elementarya. Kinagisnan na natin ang kanyang mga kasabihan at ilang paniniwala. Ang kanyang mukha ay nakita natin sa mga pahina ng libro, sa mga poster sa harap ng silid-aralan at sa mga monumentong luluma na ng panahon. Kaya't nahubog sa ating isipan ang ilang napakadakilang paglalarawan ng ating mga guro. At itinuring natin si Jose Rizal na pambansang bayan. Edukasyon ng Pilipinas
patungkol kay Rizal noong primarya at sekundarya, medyo may problema, no? Dahil kasi limitado yung pagkakakilala kay Rizal dito sa parehong antas na ito, no? Sa primarya at sekundarya. Kung kaya nga kinakailangan mo talaga ng isang separate na batas para itakda yung pag-aaral sa kolehiyo, no? Isang dakilang tao, bayani, taong tinitingala, angat sa karamihan. Iyan ang kadalasang pagkakakilala natin sa kanya. Ang mga pagkakakilalang ito ay maaaring impluensya ng ating mga nakita, nabasa, o natunghayan mula sa mga gawa ni Rizal. Sa makatuwid, nagkaroon tayo ng kanya-kanyang pagtingin at pag-unawa sa bayaning si Jose Rizal. Bukod sa pagiging bayani, ano pa yung ibang pagtingin mo kay Rizal? Yung ano, yung pagiging intellectual na klase ng tao, studentan. Kasi nagiging isang example siya para sa mga kabataan. Sa mga unang naglabas ng puro social concepts na dati parang bawal sabihin sa labas. Para siyang satirist na lahat ng mga kasamaan from both sides, yung sa mga fraile, sa mga guardia civil, kahit yung sa mga Pilipino mismo ng mga masamang mga konsepto nila, pinakita niya lahat dun sa mga libro niya. Nagbalik loob siya sa simbahang katoliko, di ba, Intet? So parang ang gulo-gulo niya. Tapos biglang sinasabi ng mga tao na hindi daw, na hindi totoo nang umpisa siya, ganun-ganun. So hindi ko alam, feeling ko siyang kapsin sa ano, kanyang religion kung ano man ito. Hindi, pero seryoso, sa pananaw ko bilang isang five-footer, si Rizal ay isa kong role model ng buhay ko. Alam mo na, against the odds, the devastating experiences, siya ay nagsisilbing inspirasyon sa aking buhay. Pabigat! Wala! Pabigat si Rizal, dahil ng PI. Hindi, joke lang. Si Rizal, bukod sa bayani, pagiging bayani, simbolo. Now? Simbolo ng kalye, ng pera. Parang narinig ko kay sir. Ano pa ba? Basta yun, simbolo siya. Simbolo siya ng lahat ng simbolo. Pwede mo rin siyang makita sa isang UP student, halimbawa, na parang ang mga traits ni Rizal bilang isang taong nagtatanggol sa bansa niya ay makikita niya sa isang natural na UP student na may pakialam sa sarili niyang bayan. Rizal's greatest misfortune daw ay yung pagiging bayani niya. Maaring totoo yun doon, batay na rin sa pananaliksik na maiksing pananaliksik na ginawa niya. Yung napakaraming imahe kay Rizal ay bunga ng mythologizing. Lumilikha kasi tayo ng imahe ni Rizal na batay sa konsepto natin ng kung ano dapat yung bayani natin. Tulad natin ngayon, si Jose Rizal ay minsan ding naging isang estudyante. Ang kanyang mga ginawa noon ay maaaring ginagawa rin natin ngayon. Upang mas maintindihan natin ang buhay estudyante ni Rizal, ating tunghayan ang pagkakaiba at pagkakapareho ng estado ng edukasyon, ng panahon niya at sa kasalukuyan. At kung maalala niyo sa inyong kursong Rizal, si Rizal ay bahagi ng pribilehiyadong grupo ng tao. Sinabi ko ba yun? Nakapag-aral sa
sa mga pamantasan, no? At maging sa labas ng bansa. Sa Pilipinas, sa kasalukuyan, ganun din yung sistema ng edukasyon, ano? Para sa mga piling tao lamang, no? Kaya nga sinasabi na education is not accessible really to the bigger population. Sa pagkakaiba, siguro we can say content and methodology. Content dahil dati highly religious na yung paraan ng pagka no, hindi paraan eh, hindi yung nilalaman ng pagtuturo, no? So, in terms of methodology, siguro nag-iiba na rin na dahil ngayon mas, well, in a sense masasabi natin na mas bukas, no, sa iba't ibang mga pananaw. Dati gumawa kami ng munting pananaliksik at aming nalaman na ang mga estudyanteng nakakuha na ng kursong PI-100 ay mas liberal na sa kanilang mga ideya patungkol kay Rizal at sa kabayanihan. Naging debate for a time dito. Hindi man debate, pero the chancellor, for example, of UPLB, Chancellor Luis Velasco asked the division, our division, Division of History, to explain bakit sa mga junior at senior students lang siya in-offer, no? At ganun yung ina-argue namin. At yun yung makikita nyo rin dun sa trending dyan sa survey na ginawa nyo, no? Kasi mas mature yung mga third year at fourth year students, no? About issues entrenched, no, in Rizal's life and works. Ang tanong sa atin ngayon ay, paano ba natin magagamit si Rizal at ang edukasyon sa ating buhay? Meron nga bang kabuluhan ang isang semestring ginugol natin sa PI-100? Napukaw ba niya 10 ng mga iba pang mga bayani ang damdaming Pilipino sa atin? You thirst for learning, feeling ko yan yung wala sa ating mga kabataan nila. Wala masyado sa ating mga kabataan nila. Hindi ko sinisisi, halimbawa, ang mga teknolohiya na entertainment na sa lupuyan na panahon. Pero during Rizal's time or in Rizal's lifetime, at alam ni Rizal kung ano yung limitasyon niya pag nagsasaya siya. Alam niya kung kailan siya dapat manginom. Alam niya kung kailan siya dapat ma-makeup ng babae. Alam niya kung kailan siya makikipagkita sa mga kaibigan niya. Alam niya kung kailan siya mag-aaral. Alam niya kung ano. Basta, yung maganda kay Rizal eh. Masabi natin, in a sense, naplano niya yung buhay niya. Napukaw man o hindi, ang ating damdaming Pilipino, nasa sa atin na yun upang hanapin sa ating sarili. Nagkaroon man ang kabuluhan ng PI-100 sa atin o wala, nasa sa atin na responsibilidad upang alamin ang kabuluhan ng mga ginawa ni Rizal ng mga iba pang bayani sa ating henerasyon. Alam mo man ng birthday ni Rizal o hindi, ang mahalaga ay kung paano magagamitin ang isang araw ng iyong buhay para ipakita ang pagiging Pilipino mo. Dapat yun talaga. Alam mo yun yung magaling kay Rizal. Kung pabasahin mo talaga yung mga works niya, mamumove ka. Kasi yung sinasabi sa inyo ni Rizal, through oblation, learn to sacrifice. Learn to integrate
learn to value your nation. And how do you do that? By sacrificing. Anong simbolo ng oblation na parang paglalahad, paghahayag ng buong sarili, pag sacrifice nito no, sa bayan. Ng ilang mga scholar. Parang lovable. Sara! Malandi talaga. Inborn. Ay, Rube! Dahilan sa bawat dalawang araw na holiday. Mula sa mga kasagutang ito, lumalabas na 6 lamang sa 10 ang nakakaalam ng eksaktong petsa ng kapanganakan at kamatayan ni Jose Rizal. Talaga nakakalungkot isipin na... Ano? Go na. Mula sa mga kasagutang ito, lumalabas na 6 out of 10 lamang ang Marami. Talaga nakakalungkot isipin na Rapat-tapat ka ba? Amazing. Parang mas magaling siyang teacher nyo. Hindi ako kayo, message na lang. Message. Tama yung sinabi niya. Ati. Wala.